Hello guys, kamusta na kayo mga ka-skillman? Narito muli, bumabalik sa inyo ang Skill Farm TV. Ipapakita po namin sa inyo kung paano maghasa ng lagari na pangkahoy. Kapagkat ang lagari na ginagamit natin, ito kapag matagal na ginamit ay napopurol. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano maghasa ng lagari. May mga teknik po yan kung paano gamitin ang paghasa ng lagari. Katulad po nito, ito, ipapakita ko po itong isang ito. Ito po yung tinatawag natin na panghasa sa mga lagari. Kasi maraming mga karpintero, sila ay gumagawa ng anumang gawain pambahay, pero ang iba sa kanila ay hindi marunong maghasa ng lagari. Pinapahasa pa nila yan sa iba. So, karamihan na mga karpintero, ganyan ang ginagawa. Hindi sila marunong maghasa. Pero guys, ngayon, umaga, ipapakita ko sa inyo para matutuhan natin kung paano ang paghasa ng lagari. Ito. Yan. Guys, ganito. Kasi yung technique yan, kung paano maghasa ng lagari, ay kinakailangan susundan natin yung talim ng lagari. Kasi ang talim ng lagari ay dalawang klase. May ganito ang pahalang, ganito ang pahalang niya, at ang isa ay ganito ang pahalang. Yan. So, magsisimula tayo dito sa ganito ang pahalang. So, ang paghasa po nito ay ganito. Kinakailangan banayad lang yung ating paglalagari, at saka yung paglalagay natin ng panghasa ay kinakailangan eksakto doon sa pagkabiyak ng lagari. So, ganito. Guys, yan. Simple lang. So, ibang mga karpintero na hindi marunong maghasa ng lagari, ito guys, ito lang ating gawin. Yan. So, simple lang. Yan. Yan. Isang hagod na ganun, kailangan medyo may diin para parehas yung kanilang tumba ng pagkakahasa natin. Yan, may diin. Yan. Ganyan. So, makikita natin yung ginawa ko na dito sa pinakadulo ay matalim na. Kung inyong anuhin ang inyong mga daliri ay matalim na siya. Yan. Ganyan. Oh. Ganyan lang, simple lang. Kasi itong lagarin na ito ay matagal lang ginamit doon sa baba. Nagpuputol lang ng kahoy dahil yung maraming dapat putulin kasi gumagawa ito ng yung panlock doon sa barakilan. Kaya medyo napurol na siya, kundi hahasain naman natin para hindi mahirap siya lagarihin. So, binuksan ko na ito kanina kasi kanina ito ay dikit na. Dikit na yan siya. Kaya lang, bumili ako ng pangbukas at nabuksan ko na kanina eh. Kaya ito, medyo lumaki na yung kawang uli ng talim na lagari. So, ganyan lang. Simple lang. Simple lang mga skills man. Simple lang ang paghasa. Kailangan may diin, at pag nakita natin, kasi nakikita natin na matalim na yung dulo, tama na yun. Kasi pagka ating dudugunan talaga ng malalim, ay sayang naman kasi mapuputpot ka agad yung lagarin natin. Ganyan. Napakatalim ng panghasa. Talagang kumakapit talaga. Iba talaga ang kapit kapag matalim talaga yung ginamit natin yung panghasa. Ilang hagod mo lang ay matalim na kagad. Medyo ilock natin siya kasi dapat pag maghasa tayo
kailangan mag-asa tayo ganito kasi kailangan nakaipit siya. Kasi pag hawak lang natin ng kamay, ay nakaka-deform yung talim na lagari, hindi maganda. So kailangan nakaipit talaga siya na mabuti para hindi siya gumalaw. Yan, ganyan, katulad yan. Hindi na siya gumagalaw. Yan. Kailangan yung pagkahawak mo ng antik naman dyan kasi dapat yung ating panghasa kaya kailangan tindig tayo, na tayo yung kwan, yung panghasa kasi pagdating doon sa biat ng lagari kaya kailangan pareha sila ng kain ng talim ng lagari para hindi ma-deform yung kanyang talim ng lagari. So ganyan, simple lang. Madami akong alam nito ng mga karpintero na hindi marunong maglagari, hindi marunong maghasa ng lagari. Pinahasa pa sa iba ng mga karpintero din. Yan. Simple lang kung ating pag-aaralan talaga. Simple lang siya. Mas maganda kung alam natin lahat kasi hindi na tayo magbabayad pa sa mga katuwaan natin karpintero para hasaan lang yung ating mga lagari. Yan. Ganyan. Kasi may gato ako, maiksi lang. So, gagawin natin ito. Dapat gano'n siya muli. Yan. Kailangan ipit na ipit para maganda ang ating pagkalagari. Maganda. Ang galing. Talagang parehas na parehas ang kuwan, kalim. Kailangan guys ito ha, kasi dapat ito hindi masyadong malalim ang kabila, yung kanal-kanal niya. Dapat pare-parehas yan sila lahat. Ang style ng paghasa ng lagari ganito, medyo patumba kasi sinusundan natin yung dating style na. Ayan, ito. Yan kasi yung dating style na niya eh, lagari. Kailangan pareha siya, babalik natin sa dati. Tanggalin uli natin kasi yung pag-ipit niya lumampas na. Mabilis kasi pag nakaipit, mabilis na gawin ang paghahasa ng lagari. Kailangan ipitin talaga mabuti ha. Huwag niyong haya na gumalaw para hindi masira yung talim.
Ayan, natapos na ang kabila. So, babalik na rin naman natin to para siya naman ang ating talagang kakasain. Ayan, ganyan. Ipit natin ng buti para hindi ma-deform. Punta tayo sa kabila. Yan, ganyan. So tatandaan natin na kapag nakatapos na tayo sa dulo, tandaan kasi natin para hindi tayo malito. Yan, tanggalin ulit natin, tapos adjust ulit natin para mapare-parehas ang ipit. Yan. Yan. Okay na. Pagka matalim talaga ang lagari, ang pangasa ng lagari, kahit tatlong kwan lang, tatlong hagod lang, okay yan, matalim na yan ang kwan, lagari. Huwag masyadong madaming hagod kasi sayang yung lagari, baka lumiit ka agad. Pagka na hindi na maipit, na ano na siya, gumagalaw na yung dulo. Kaya ililipat ulit natin siya para maganda. Kasi lang po importante dyan yung pinakadulo. Dapat kasi yan ang lagi na sa dulo ng kwan, ng kahoy, pagputol. Thank you.
Okay, tapos na. So, ganyan, pag ating hawakan yung pinaka mga kuna lagari, napakatalim na, masusugatan ka na pagka iyong diniginan ng malakas. Yan, ganyan. So, oh, okay, pwede naman siya ulit magamit sa pagputuloy ng kahoy. Okay. So, huwag niyong kalilimutan, mag-subscribe kayo sa Skill Pump TV para malaman pa ninyo kung ano pa ang mga skills na matutunan nyo sa paggagawa ng mga pangkahoy ng mga kagamitan.